araw Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balitang hatid ni Juan. Ating pag-usapan ang naganap na delay o late advisory ng SSS ukol sa SSS second batch pensioner. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe na kayo sa aming official YouTube channel na Balita ni Juan. Marami ang nangamba sa naganap na delay crediting ng SSS sa pag-aakala na makakatanggap sila sa eksaktong araw ng crediting date. Nag-abiso po ang Social Security System o SSS na maantala ang pamamahagi nila ng benepisyo at pensyon. Ayon sa SSS, para raw yan sa mga prinoseso nila mula noong August 25, 2022. Nagpapatuloy pa raw kasi ang pagbabalik nila ng koneksyon sa pagitan ng disbursement banks at mga server ng SSS. Ito ay matapos ang sunog na sumiklab sa gusali nito sa Quezon City noong August 28. Naproseso naman daw ng Development Bank of the Philippines o DBP na disbursement facility ng SSS ang unang batch ng mga pensyon para sa September 2022. Inaasahan namang naiproseso at naipamahagi naman ngayong araw ang ikalawang batch ng mga pensyon. Pwede namang magsumite ng benefit claims applications ang mga miyembro sa my.sss portal na operational na mula noong September 1. Ganun pa man, patuloy pa rin at nasimulan na ng SSS ang pag-credit kahapon. At dahil dyan, may ibang nakatanggap na at iba rin makakatanggap pa lamang. Para sa ating mga pensioner na patuloy na naghihintay sa kanilang pensyon, huwag na kayong mangamba at antayin na lamang na ma-credit sa inyong bank account ang inyong pensyon. Nakakadismaya naman talagang isipin ang late advisory ng SSS na ito. Kaya bilang isang pensioner, ano po ang masasabi nyo? Mag-iwan na ng inyong komento at babasahin ko ito.